So ayun, welcome back po sa aking channel mga kamasa, Gab Crypto. Unang-una po sa lahat, sasabihin ko po ay hindi po ako magaling na isang trader. Ako rin po ay kagaya nyo mga baguhan lang din po. At gusto ko lang din pong share yung aking kaalaman kung paano ko po ginagawa yung mga bagay na kung sakaling makakatulong sa atin in the future sa pag-trade. So ayan, tuturo ko po ngayon ay yung bullish at saka bearish pattern kung paano tayo yung tamang signal na pagbili at pagbenta ng ating mga cryptocurrency kung sakaling darating na po yung ating exchanger or yung ating platform. At least meron po tayong kaalaman mga kamasa kung paano natin siya gagawin at paano tayo magte-trade. So ayan mga kamasa, inuulit ko po, hindi po ako magaling na trader. So ayan, sineshare ko lang din po yung aking kaalaman kung paano. So ayan, bago po natin umpisahan yung mga kamasa, don't forget to like and subscribe mga kamasa. So ayan po, umpisahan na po natin. Okay, bullish engulfing. So, ganito yung itsura ng bullish engulfing. So, nakikita natin dito, may apat na previous downtrend siya. Tapos, ang lumabas, pinakahuling candlestick niya is bullish engulfing. Tapos, pag yung opening price niya is nandun sa pinaka huli na downtrend na pulang candlestick, dito yung opening price niya. Tapos mas mataas yung body niya, mas mataas ng dalawang beses dito. So ibig sabihin buying. Buying signal na siya. Okay, reliable yan. Reliable signal dito guys. So pag yung bullish engulfing mas mataas siya ng dalawang beses sa previous na candlestick niya, ibig sabihin reliable yan. Pwede kinang bumili dito guys, yung susunod na kanyang candlestick. Okay? Okay. Dito na tayo ngayon. Nasa bullish pattern pa rin tayo. So, sunod natin is hammer. So, ito yung hammer natin na sinasabi. So, nakita nyo guys yung itsura niya is yung tail niya is 3 times na mas malaki doon sa body niya. Okay? 3 times na mas malaki. Ito yung tinatawag na hammer. Okay? Tapos yung sa taas niya, maiksi lang yung tail niya or it's either wala siyang tail. Okay? Wala siyang shadow or wick. Tapos, makikita natin yung sunod na kanyang candlestick is above dito sa kanyang open price. So, yung open price niya, wala na naman tayong. So, yung open price niya is, yung sunod na open price niya is ito, dito. Sa taas ng open price ng hammer. Okay? So, yun yung open price niya. Pag yung open price niya is nandito, tapos papataas siya, uptrend siya, ibig sabihin, signal yun to buy. Okay? Okay, nasa bullish pattern pa rin tayo. So, sunod natin is morning doji star. So, ito si Doji. Okay, tingnan natin yung mga candlestick. Previous niya is downtrend siya. Tapos makita natin yung Doji star. So, paano ba natin makikita o malalaman yung buying signal?
Okay, ganito. Pag si Doji, ang kasunod niyang candlestick ay dito sa kanyang upper wick or tail. Yung sunod na candlestick is dito yung kanyang open price. So, pag open price niya, dito, sa taas na. Sa taas ng 2G. So, pag si candlestick natin is green, ibig sabihin uptrend siya, no? Pa-uptrend siya. Tapos, mas mataas yung uptrend candlestick natin doon sa red candlestick. Ibig sabihin, reliable yun to buy. Okay? Pero mas maganda pag mas mataas siya ng dalawang beses doon sa red candlestick. Ibig sabihin, ito mas reliable ito na bumili ka dyan. Yan. Yung sunod nito is uptrend na siya. Okay? Okay guys, dito tayo sa bearish pattern. So, ito yung bearish engulfing. Okay. Makikita natin dito, may tatlong previous na uptrend. Tapos, yung pinakalas na candlestick is pula siya or downtrend. So, paano ba natin malalaman kung magbibinta na ba tayo or sell na? So, ganito, yung pinakalas previous na candlestick, pag yung open price niya is mataas dito sa uptrend niya, ito yung pinakalas ano natin, candlestick. Pag yung open price niya is mas mataas dito sa wick ng uptrend, pag mas mataas dyan, tapos yung body niya ay umabot dito sa wick nitong uptrend. So, ibig sabihin, magbibinta ka na dyan. Kasi, magda-downtrend na siya. Okay, nasa bearish pattern pa rin tayo. So, ang sunod natin is shooting star. So, may uptrend siya at downtrend, ano? So, doon muna tayo sa uptrend. So, yung pinakalas uptrend niya is ito yung tinatawag nating shooting star. So, reversible sa hammer. So, paano ba natin malalaman kung magsisell na ba tayo? So, yung pinakalas na uptrend niya is yung shooting star na tinatawag natin. So, paano ba natin malalaman kung shooting star siya? So, pag yung body niya is mas maliit ng tatlong beses doon sa tail niya. So, ito na siya, yung shooting star. So, ang galikwasin nito, ang galaw niya, pag nakita natin na ang shooting star, pag nakita na natin to, reversible agad siya, yung galaw niya, yung trend niya. Magda-downtrend agad yan. So, mag-execute tayo ng sell. Kasi ang sunod niya is downtrend na. Okay, andito pa rin tayo sa bearish pattern. So, sunod natin yung dark cloud cover. So, ito yung kanyang itsura, no? So, sa previous 3 candlestick natin, meron siyang uptrend. Tapos, yung sunod niya is ito siya, yung red candlestick siya, no? So, paano ba natin malalaman kung magbibinta na ba tayo? So, ito yung tinatawag nating dark cloud cover. So, ganito yung kanyang situation, no? Makikita mo dito. So, pag yung uptrend niya is naging same sila nung kasunod niya na level, ibig sabihin, ito ay dark cloud cover niya. So, hindi ka pa dyan magbibinta.
Hindi pa tayo magbibinda dyan. So, confirm mo muna. Confirm. Confirm signal. Ito siya. Okay? Pag yung kasunod nito ay downtrend siya, ibig sabihin, pwede ka nang magbinda dyan. Confirm muna na ito yung kasunod niya. Okay? So, pag nakita mo itong kasunod niya, binta ka na dyan. Yung bullish pattern. So, ito yung hammer. Okay? Ito siya. Okay, pero bago mag-hammer, ito, nakita nyo to, doji. Isa siyang morning doji star. So, ibig sabihin, hindi alam yung takbo nito na susunod. Pero yung lumabas ay hammer siya. So, yung body niya is mas maliit doon sa tail niya or wick, no? Tatlong beses siyang mas maliit. So, sinabi natin kanina na kasunod nitong hammer is reversal siya. So, ito. Hammer, tapos reversal siya. Yun! Dumaritso hanggang dito. Ayun, no? Haba ng itinaas niya. So, yung tail nitong hammer na to ay reversal yung takbo niya. Kung dito yung tail niya, ibig sabihin uptrend siya. So, tingnan nyo ang haba nung kanyang in-uptrend. So, yun. Yun yung isang example ng hammer. Hello guys, ayun. Nagana pa rin tayo ng mga pattern. So, may nakita tayo dito na bearish engulfing. Ito siya. So, yan. Yan siya. So, tingnan natin yung mga previous na candlestick. No? Pataas siya. So, pataas. So, mayroon dito na shooting star. So, di ba sinabi ko kanina na reversible siya. So, dapat nito eh, ang sunod nito is downtrend na siya. So, pero yung kasunod na candlestick niya is green siya, no? Dito siya, halos hindi siya gumalaw, kunti lang yung kanyang galaw. So, halos ilang ano lang, cents lang, 22 cents lang siya, no? Yan yung galaw niya. So, lumaban siya. So, may humatak dito. Hanggang dito yung tail niya, pero mas parang halos magkasing haba lang sila nung tail niya dito sa taas. Yun, tapos nagkaroon ng the next day ng ganitong candlestick, no? Bumaba siya. So, dito yung open price niya, ayun, no? Dami pa rin gustong umangat yung kanyang presyo, no? Pero dito siya nag-start. Pababa siya. Ayun. Pero may tail pa rin siya. May tail pa rin doon sa taas niya. May tail din dito sa baba. So, the next few days, nagkaroon ng doji. Engulfing pala. So, engulfing. So, si engulfing is sinakop niya yung taas nito, di ba? Tapos hanggang dito. Ayan. Tapos hanggang dito. So, pag may ganun, bearish engulfing, so dare-diretso na yan. Tingin mo, ang bilis na bilis bumaba ng price niya. Umabot pa nga dito yung tail niya. So, pero dito siya nag-close. So, the next day ito, yan, dito siya nag-open, dito siya nag-close, pero umabot pa rin dito yung price niya. Yan. Dito nga lang siya nag-close. So, engulfing, umulusok pababa, ayun, dumaritso dito yung closing price. Okay,